Alam mo ano mangyayari sa'yo? It will only destroy you. Bakit? Hindi ka makamove on eh. Ang mangyayari lang sa'yo, hanap ka ng hanap ng pagkakamali ng iba instead of improving. These failures is not to destroy you. These failures in life, tandaan niyo yan, is to help you improve. Yan ang huwag niyong kakalimutan. Every time meron kayong pagdapa sa buhay, okay? Lahat ng pagdapa sa buhay, eh ito'y makakatulong sa'yo para baguhin mo yung daan na nilalakad mo. Ah, yun ang word from Banatbay. Tuloy! Severe form of disciplinary sanction. Oh, by the way, hindi po sponsor ng Starbucks to ha. Linawin ko lang YouTube, Google. Nag-Starbucks lang ako ha. Pero pwede naman, kung sakaling gusto ng Starbucks, joke lang po, joke lang. And as such, the power to disbar must always be exercised with great caution. But by great caution, kasi pag na-disbar ka, parang death penalty yan sa mga sabi mga abogado. Mm. But, ang tanong dyan, is there any effect sa position ni Secretary Larry Gadon bilang isang presidential advisor on poverty? Wala naman, wala. Wala. Bakit? Wala. Kahit di ka maging secretary. Kahit di ka abogado. Ng isang government agency. Tama yan. Hindi ka kailangan maging abogado. Correct. Mel B, marami salamat po. Thank you very much sa mga nagpapakulay. Sa mga hindi, okay lang din. Walang problema. Mas maganda siguro kung mag-like na lang. Kung hindi kayo magpapakulay, okay lang yun. Dito sa walang pilitan dito sa channel na to. Lagi nyo tatandaan yan. Hindi namimilit si Banat Y. Pero kung kayo tutulong, thank you very much. Kung hindi, okay lang din. Thank you very much pa rin. Pero, in-encourage ko kayong mag-like. Yun lang naman. As long as you enjoy the trust and confidence of our President of the Republic of the Philippines. And yeah, I believe Secretary Larry Gadon enjoys the trust and confidence of our President. Eh, what about Ma'am Xi? Di, nagtatanong lang ha. He might enjoy the favor of the President. What about the Ma'am Xi? Ako, asking lang. Because yung natawag na cabinet position, mga presidential appointments, depends to the prerogative of the President of the Philippines. President mo ba? Hindi, baka mamaya may iba pang prerogative eh. Baka, hindi ako sure eh. Kasi hindi lang ako sure ha. Pero tanong lang naman yon. Baka kasi prerogative of the Ma'am Xi din eh. Hindi ako sure ha. That's why, sana we need to let the Supreme Court decide. Magpile tayo ng MR. Let the Supreme Court decide. Si Secretary Larry Gadon will focus sa kanyang trabaho. Paano tulungan ang ating mahal na presidente? Yan! Ako agree naman ako dyan. Dapat mag-focus na lang siya dun sa pagtulong sa presidente. Hindi, alam mo kung bakit? We do not wish na si Gadon mag-fail. Huwag tayong ganong mga Pilipino. Dapat, we wish that Gadon will be successful secretary doon sa advisor ng bilang sa poverty na yan. Eh, tayo, yan ang gusto nating mangyari, maging successful siya. Kaya nga natin siya sinasabihan, bawasan na ho yung pagbuka ng bibig. Para you will not commit mistake eh. Diba, less talk, less mistake. Yan ang lagi natin naririnig. Aside from that, bawasan mo na rin yung kaipalaan. Hindi na kailangan eh. Hindi na kailangan yung umepal ka pa, gumawa ka pa ng BBM, batang busog, malikot, batang busog, matutulog na. Diba, wag na yung mga ganyan kasi corny. Hindi maganda. Epal lang ang dating eh. So maganda siguro, Gadon, focus ka talaga sa tulong. Kung kailangan mo ng tawag dito, magpapalabas ng mga magagandang programa mo, eh libre ko ibibigay itong channel. Sabihin mo kung ano yung basta wag epal yung programa. Wag na yung BBM. Masyadong epal yun eh. Kung meron kang itutulong sa kababayan natin, ay open ako na kasi tayo, we wish na maging successful ka at makatulong ka sa ating mga kababayang naghihirap. Yun. About poverty, na mawala yung, at least mabawas-bawasan man lang ang kahirapan sa ating bayan. So, may mga programs yung gawin. Ang number one focus ng ating secretary is ilapit ang ating government sa ordinaryong Pilipino. Focusing sa programs, projects, mga strategies, how to irrigate
poverty. Paano mabawasan kung naman mawala ang kahirapan ng ating bansa. Sana doon tayo mag-focus. And I hope yung iba dyan, of course, may mga intriga dyan, dapat i-set aside na yung issue about this environment, ano pa yung ginagawa niya. Don't forget, kung may nasabi man sa Secretary Lagadon, during that time, panahon yun ng politika. Panahon ng politika. Hindi, maganda siguro, attorney, advisan mo na si ano. Ako, ito attorney, siguro makikinig naman siya sa'yo dahil abogado ka niya. Advisan mo na lang siguro si Gadon na it's time to move on. Diba? Oo, tama yun. It's political. Ginawa niya yun para mapansin ng media. Ginawa niya yun para mapansin ng mga tao. Dumami followers niya. Ginawa niya yun para manalo. Ito, aminin na natin. Aminin na po natin. Yung pag-iingay niya was a failure. Bakit to? Hindi ho siya naipanalo. Isipin niyo ha, sumipsip ka na kay Marcos ng todo, binago mo na lahat ng dapat baguhin sa kasaysayan, binanatan mo pa isang relihiyon, bumanat ka pa sa kung ano-anong kulay ng politika, lahat na ginawa mo para makapag-ingay, and yet, hindi ka nanalo. Isa lang ang ibig sabihin po noon, attorney at saka Secretary Gadon. Isa lang ibig sabihin noon. It was a failure. Hindi siya effective. At ang resulta pa, hindi ka na abogado. So, matuto ka na doon. Isa lang ibig sabihin, no? It's time for you to change. It's time for you to admit you're wrong and I will change for the better. Diba? Yun lang yun eh. Mag-change ka for the better. And people will accept you. Alam nyo, maraming ganyan. Huwag nyong kakalimutan ang isang Robin Padilla. Robin Padilla, number one sa Senado. Although some people na kino-question yan. Although sa akin, isipin nyo ha, yung mama, dating bad boy. Nakulong! Guilty ibig sabihin nun. Nakulong nga eh. Diba? Tapos talagang pagdating sa pambababae, wow, ibang level. Lahat na ng pagiging, siya mismo aminado, bad boy talaga siya nun eh. Diba? And yet, nagbago, nag-change, naging matino, naging makabayan. Tingnan mo na ilagay sa kanya, number one senator. Abay, it speaks so much. Diba? It speaks so much if you would change for the better. Diba? Yun ang punto dito, mag-change ka for the better. Ayusin yun. Then, maybe, alam mo yun, maybe someday, yung inahangad mong maging senador ay mapunta sa'yo.